Okay, so welcome back mga guys. So nandito na naman tayo sa another episode ng Racer TV. Okay, for today's video, papakita natin sa inyo kung anong ginagawa natin sa mga talunan ng mga kalapate. Okay, so halika na at samahan niyo ako. Okay? One, say it. Here, Pigeon, Pigeon! Okay, so yun nga mga guys, yung mga talunan nating kalapate, ganito lang po ang ginagawa natin. Okay, so pakita ko sa inyo sandali ang kanilang process. Hindi ko na pinakita yung kanilang ginawa natin, but yung preparation nandito na po. Okay, so dyan lang kayo. A few moments later. So yun nga guys, eto na po yung talunan nating kalapate. Yan. What's your name? Yan, okay? Tingnan natin kung makikita. Yan, makikita. Ayan, yan. Yan po yung talunan nating kalapate. So, lahat sa lahat ng mga natatalo nating kalapate, ganyan pong ginagawa natin every 2 years na tinetesting ko sila. Makatapos ang 2 taon at wala silang ginawa sa ating law, ay sentensyador po tayo. Ganyan ang ginagawa natin. Nakita nyo naman kung gano'ng ano. Kailangan ang kalapate ay nagpa-perform dito sa loft ng Bulacan Loft, okay? Or else, they go like this, okay? So, balik tayo guys, at titimplahan na po natin tong si, tawag dito, si, Double Dutch, okay? Para naman na matikman natin ang panalo niya, at least dito man lang, manalo siya. Ang bihira, ito pa, sinama ko na rin si Mona, kapatid ni Ivana. Kasi hindi siya magaling eh. Yan o. Oh. Oh, yan. Ayun o. Oh. UCP. So, ayan po. Ayan o. Oh. Ayan. Pagka hindi magaling ang kalapate dito sa Bulacan Loft, ayan ang patutunguhan nila. At least, doon man lang manalo tayo, di ba? Doon man lang mabigay sila ng karangalan. What's your name? Sa pagiging malasa. Okay, so babalik po tayo. At titimplahan na po natin tong si Mona at saka si Double Dutch, okay? So mamaya na lang. 12 seconds later. Alright guys, so lalagyan na natin ang timpla itong mga kalapating iba. Walang pangalan eh, kasi mga alam ko nang ano sila, hindi sila paborito ba? Megwamata, timintimo wi. Wi, megwamata, timintimo wi. So ngayon, dadagdagan natin sila ng mga flavor na. You know? Kasi pag dalawa, mabibitin tayo. So dinagdagan na po natin lahat ng mga nakikita kong you know, kalapating hindi maganda sa loob, lagay na natin dito yung mga hindi nag-perform. Okay? So okay mang hinayang, guys. Ganyan talaga ang pagkakalapate, you know? Minsan talo sila, lagi tayong panalo kasi ulamin natin yan eh. Okay? Never kayong manghihinayang sa mga ganyan, guys. Okay? Kasi dapat ang pagkakal ng kalapate, dapat matutunan nyo kung gusto nyo gumaling sa larangan ng racing pigeons. Okay? So, yun muna, balik tayo. Okay? The next morning. Okay, so yun nga. Good morning mga guys. Welcome back. So, yung ating mga Spartans or Warriors, ibinabad ko muna overnight sa suka, bawang, paminta, asin, at saka konting tubig para lang mabarinate sila na maganda para pagka niluto na natin sila, wala nang gamey flavor yun kung mayroon man. But, you know, yun lang po pampalasa natin sa mga ganyan mga talunan. Okay, very simple. Very simple recipe lang ang ginagamit natin. Okay, so, I'll be right back. Moments later. Okay mga guys, so, ayan. Niluluto na natin yung ating mga talunan na Warriors. Okay, so maya-maya
titikman natin yan pagkaluto nito. Okay, so be right back. Hey guys, naglagay na tayo ng mantika. Tingnan natin kung lalangoy dyan yung ating mga wires. Later. Okay, so guys, after natin na babaran overnight, marinate, pinakuluan na natin sila. Ayan nga, nakita nyo namuusok. Ano pa tawag ito? Diba? Fresh na fresh. So mukhang malasa-malasa. Amoy pa lang, champion na. Dito man lang, champion sila, diba? So, nagpapakulo na tayo na mantiko para ilulublog natin sila doon. Tingnan natin kung anong lasa. Okay? So, be right back. 2,000 years later. Okay, mga guys, besides dun sa minarinate natin yun, lalagyan din natin sila siya ng flour. Didip natin sa flour yung ating mga, you know, kalapating mababang lipad. Ayan, para mas malasa siya. O yan, ito. Hindi, para lang po ano, para maganda itsura at saka mas malasa, di ba? Yung secret recipe natin sa mga ganitong klaseng mga you know, pagkain. Yan, yun, no? Diba? Look. You know. Itong pakpak, eh. Kalatantalo na. So, okay. Pabrik po tayo ulit. Okay, mga guys. Ayun. Una nating ibabagsak si tawag dito. Nakalimutan ko yung pangalan na itong kalapate na ito. Ito. Okay. So, ibabagsak na natin siya, guys. Ayun, no? Champion na siya ngayon. Talunan siya. Diba? Ayun. Pagka talaga man eh, pagka hindi champion, medyo nakakalimutan mo mga pangalan nila, eh. Alam mo yan? Ano? So, dyan lang po tayo. Itayin lang natin silang maluto. Hinaan natin, baka tayo'y masunugan ng pagkain. Okay, so babalik tayo pagkaluto na, guys, okay? 5 minutes later. Ayan mga guys, luto na, medyo may nasunog, but I'm not totally sunog, pero you know, maybe a little crunchy. Okay, so ayan, tatry na natin ang ating mga champion. You know, pag hindi sila nag-excel dito sa kulungan natin, sa loft natin, ayan ang kahihinatan nila, di ba? Sayang eh. You know, dito man lang magkaroon sila ng pakinabang. It doesn't matter if they're young birds or old birds. Ganyan ang kahihinatan na nila pagka hindi sila nag-perform. Yeah? You know? So, try natin. Okay, mga guys. So, ayan, kakatapos lang natin. Lutuin ang ating mga Spartans or Warriors na tinatawag yan sa atin. Okay, but ayan na po. So, ganyan ang mga kahihinat na nila, di ba? Pagka mga talunan sila. So, ayan na po. Try natin. Tatry natin yung isang hindi masyadong sunog. Ayan na. Ayan ang pakpak nila eh. Tingnan natin. Pakita ako sa inyo. Sabihin nyo eh. Dinedenggoy ko kayo eh. Ayan. Okay? Losers eh. Tatry natin kung masarap ang ating mga alaga. Ayos siya. Champion. Dito man lang maging champion siya mga guys. Okay? Oh, sarap ah. Ah. Kamit ko yung ano ko labi. Adila ko. Ah, sakit. Ano lang. Dinamdam. Okay ah. Ba talaga ako magluluto? So, may ibang gustong mag-ano? Gusto magluto ng alaga nila, kalapate. PMA for ano, for recipe. Okay, check nyo na lang yung ano, yung description nitong video na itong ginagawa natin down below. At ibibigay ko sa inyo yung simpleng recipe na ginagamit natin dito. Okay? Check my bio sa ika nga nila. Ayan, tingnan nyo naman guys, ang sarap o, tingnan nyo naman, ayan ah. Ayan natin o, ayan ah. You know,
Ang bongo-bongo! Yan! Yum-yum! So, handali lang ha. Okay, sa mga nagtatanong guys, paano daw nag-ano, paano daw nasusukat yung galing ng kalapate. Syempre, you know, para sa akin, basket pa rin ang pinaka basehan ko para sa ano, para makakita ng magandang magandang kalapate. You know, bukod dun sa mga physical attributes nila sa katawan, syempre, yung basket pa rin number one na pang subok para makita talaga kung magaling yung alaga nating kalapate. And then, pagka talaga mayroon silang pero, then itatry natin sila sa breeding. Hindi naman kasi lahat ng magaling na, na kalapate, magaling din sila mag-breed, you know? So, marami silang pagdadaanan bago mo talaga sila ikip ng pangmatagalan dito sa loft natin, okay? So, kailangan, very strict kayo sa inyong pagkakalapate, especially pag nagkakarera kayo. Pag hindi kayo, hindi kayo nagkakarera, okay lang na kahit anong kalapate ang ano nyo, alagaan nyo, walang problema yan. Pero pag nagkakarera kayo at gusto nyo maging competitive sa raising pigeons, you really have to be strict. Okay? Lahat po ng mga, lahat ng mga professionals sa Europe, dito sa Amerika, very strict sila. Yung mga ibang Pinoy na mga kakilala ko talaga, napaka-strict po nila. Pero nakikita mo naman, yung yung mga performance nila, makikita naman talaga dun sa mga resulta. Okay, so, isa pang basihan ng para ma-filtered lahat ng pangit sa ano nyo, sa kulungan nyo, is every time na pupunta kayo ng, or papasok kayo sa loob ng pigeon coop nyo or pigeon loft, doon kayo naghahanap ng mga pangit, yung mga kailangan magaling kayo mag-obserba ng mga alaga nyo. Okay, so yun lang po muna ang ating content of video today, and it's a prank! What's a prank? Hindi po kalapate ito, biro lang mga guys. Pugo. Check nyo na lang yung towards the end ng video natin, pakikita ko sa inyo. Pugo po na, hindi po ito kalapate. Miskin na mga bobbers yung mga kalapate natin, hindi natin kakainin yan kasi baka mamaya tubuhan tayo ng bedlog sa mukha pag kumain tayo ng mga high power ng mga warriors natin or Spartan, 'di ba? So, 'yun, binibiro ko lang po kayo kasi since April, April 1st today, April Fool's Day, I figure na, magluto tayo ng close sa kalapate. But, masarap naman po pagkakaluto natin. Okay? So, pero totoo po 'yung sinasabi ko sa inyo tawag dito, pagpili ng kalapate. Totoo po yan. Wala pong wala pong mahalong biro yan. Yung pagluluto lang po, yung paggamit ko ng ibang meat, poultry meat sa kalapate. May nung bata ako, makain ako ng kalapate kasi bumibili nanay ko sa palengke nung araw dyan sa Bulacan. But, dito sa Amerika, worst come to worst, kung kailangan ko kumain ng kalapate, bakit hindi, diba? Kasi meat is meat. Okay? But, yun lang po ang ating, video for today. Mag-aayos pa ako, papasok pa ako sa trabaho today. At napaka-aga nito. Gusto ko lang, kahit paano mapasaya kayo or mabigla. And, more videos to come from me, para naman na, lahat tayo masaya. Okay, so, hanggang doon lang po. Again, if you like this video, please like, share, and subscribe. At comment na rin po kayo sa ating comment section below. Okay? So, bago ko matapos tong video na to, gusto ko lang din po mag-shoutout nga po pala dun sa mga lagi kong mga nalilimutan i-shoutout. Unahin ko na po si Bisdak Love. Sandali lang ha. Kukuha tayo ng listahan ulit, okay? Shoutout nga pala sa mga laging nanonood. Tato Pogi, Jackson, Florida. Bisdak Love of Tampa, Florida. Stay Free Strong Loft. Alvin Del Rosario of UK. Mervin De Los Santos or aka Hoodlum Love of UK. Julius Escoto. Sniper Love ng Georgia. Reci Cruz ng Bulacan. Vic Mac Love from Jackson, Florida.
Richard Lapisura from the Philippines, Mojito Saints from New Jersey, at JB Dizon ng UK. Sa susunod na lang po ulit tayo magsha-shoutout. Thank you and goodbye!